Yo, what's up guys? So welcome back to my channel. So in this video guys is pag-usapan natin kung ano ba ang tamang panahon para i-separate natin ang male at female na gapi. Sagutin natin yan ngayon guys. Tara, let's go. Welcome back guys. So as you can see guys, marami tayong isda ngayon. Kasi maganda mag-breed niya yung panahon kasi mainit-init ang panahon. So, to answer the question, kailan ba talaga ako nag-gender or nag-separate ng male at female na gapi? Actually guys, mga 1.5 months is pwede ko nang i-separate yung male at female. Kasi nakikita ko na or nalalaman ko na kung saan doon ang male at female. So, kagaya nito guys, ito ay days old pa lang. So, as usual, kapag ganito pa ang kanilang mga, ang edad nila guys, is hindi mo pa sila kailangan i-gender. Kasi hindi mo pa talaga 100% na malalaman na kung ano ang female at male sa kanila. So, ito medyo marami ito na batch guys. HB Blue yan lahat. So, ito naman yung halimbawa ng mga female na aking siniparate doon sa male. So, maraming female ito guys. Ito guys. Tignan nyo. Ito, mga female yan lahat. At ito guys, mga female. Ito, female din to ng HB Blue. So, ito yung mga halimbawa ng female na siniparate ko doon sa mga male. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano ba, ano naman yung itsura ng mga male na 1.5 months. So tingnan nyo, ito yung itsura ng mga female na HB Blue. Ang tinitingnan ko sa kanila guys is yung anal fin nila. Tignan nyo yung mga anal fin nila. Medyo makapal. Makapal yung anal fin nila. Unlike sa male. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng mga anal fin nila. Tapos, mapapansin nyo na mas malaki yung female kaysa male. Kasi mabilis o malakas kumain yung mga female. So yun, ito sila guys, mga female. So, gaya nito, IBM. Tignan yung mga female nila. At isa rin guys, yung mga female is medyo hindi masyadong visible yung kulay sa kanilang katawan. So ngayon naman guys, ay ipapakita ko sa inyo ang mga male natin guys. Kagaya dito guys, ito ay ang mga male ng HB Blue at saka IBM ko, Electric Blue Moscow. So kung tignan natin ng malapitan guys, medyo maliit ang katawan ng male. Tapos kung tignan natin yung anal fin niya, is patulis, hindi makapal. So tignan nyo, patulis yung anal fin niya. So ganyan yung isura ng male. Tapos mapapansin rin natin na ang kulay ng nila is very intense. Mas makapal yung kulay kaysa doon sa mga male. So dito sa baba, meron pa tayong mga male dito guys. So mga male din ito ng HB Blue ko. By the way, ito pala yung female na ginamit ko para sa pag-breed ko sa kanila. So ito yung mga male guys, tingnan nyo nang para mas ma ano nyo. Wait. So yun. So yun guys. Tingnan nyo ito guys. Very makapal ang kulay. Medyo maliit siya kaysa dun sa mga female. At saka patulis yung anal fin nila. So tingnan nyo yung bandang ilalim ng kanilang katawan. Yan yung mga anal fin nila.
So yun, ganyan lang mag-gender. So yun lang guys, ganun lang mag-gender ng male at female. At yun yung days or months na kailangan nyo mag-gender, yung 1.5 months. As long as na-identify nyo na kung ano yung male at female sa kanila. So update pala tayo dito sa ginogroom ko guys. Ito ang HB white po at saka HB blue. So, yun lang muna for this video guys. Thank you for watching. So, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Para marami pa tayong gagawing video about guppy keeping.